During the morning, since we started kanina, 6:30, nagising ako. Actually, putol-putol yung tulog ko eh, kasi nga, humingi siya ng dede, pero hindi ko siya na-feel kasi sobrang, sobrang pagod yung mata ko, kaka-edit ng, or kakabasa ng mga i-lecture, i-film ko, or i-share kong lecture sa inyo. So, yun. Napagod na ako, hindi ko na siya na-film. So, pagkagising ko na 6:30. So, yan, by 6:30, nagising ako. And then, nagtimpla ako ng gatas. Then, after that, nag-dip ulit ako kasi naantok pa din ako. Nagising ulit ako ng mga 7:30. Basta nandun po sa film ko. So, yun, nag-inis na ako ng mabuti. And then, nag-start ng magluto po si Hubby ng breakfast. Usually po, siya talaga yung nagluluto ng breakfast kasi yun yung passion niya talaga. So, siya po ang aming chef dito sa aming bahay. So, siya talaga yung master dun sa kitchen. Siya talaga lahat kasi mas masarap talaga siya mo. So yun, hinihintay ko na lang si Hubby pumasok para sabihin na mag-breakfast mo. Pero ililipat ko na siya sa crib para hindi siya malaglag or makagawa pa ako ng mga
daily routines namin. So, ang daily routines ko, yung i-check ko yung aking mga internet. Yung mga internet, mga lectures na isa-share ko sa inyo. Tapos, yun, nalinis ko na rin yung mga bote. Tapos, mamaya pa ako mag-sterilize kasi nga, tinatapos ko muna po lahat yung bote niya. Para isahang salang lang sa sterilizer. Isang, kasi mahal ang kuryente. So, isang salangan lang. So, yun. So, 8:27, tulog pa rin siya. Bala ko sana maiglip kasi masakit pa yung mata ko or naantok ko. Pero, yun, mag-net na ako, mag-sort na ako sa net. About din sa mga lecture or sa ano. Kasi wala na ako masyadong, kumbaga may mga books pa rin ako nung nag-aaral ako. Pero, since kung ano yung magbabasa ko ng mga email po ng mga email sa akin na ako mga subscriber, kung ano gusto nila, kung ano mga katanungan nila. And then, yun po, iaaralin ko ulit. And then, yun, ipipilm ko later. Siguro mga lunch na. Lunch na rin ako mag-start. Pagkatapos ko ng aking mga gawain bahay. So, yun. Hindi pa siya nalilasin. Ayusin ko muna yung crib niya. Ito ko siya lagay para hindi siya malalag. Kasi medyo mataas yung bed po namin na kapag siya nalip mo ata, tumatayo po yan eh, yung aking baby. So, para natin for precaution, yan, nalagay ko na siya sa crib. After ko siyang mailipat dun sa crib niya, yan, mag-start na kami mag-breakfast. Duto na daw sabi ni Happy. So, yan, mag-inom ako ng coffee, then mag-breakfast, and then after nga, magigising niya si baby, siya naman yung pakakainin namin. So,
station, guys. Keep on watching kung anong aming susunod na routine pa. Thank you.
diaper. Kakaroon ako ng review about sa different diapers. Maganda naman yung quality, tapos affordable. Mas cheaper sa... Hindi man siya branded, pero yung quality. Same just like a new brand. Or meron pa siyang base asete. Pero ngayon, purpose. Sometimes lotion pa daw. Iba yung season na malamig pag ulan. Pero ngayon, init. So, gamitan natin siya ng once. Man, makikaw. Ay, hindi mag-aircon pala. So, since mainit, Damo niya. Saan doon maglalaro ko siya ng... Say hi! Say hi! Tama. Hindi. Papresko, di ba? Nalipis. Mamaya ko na yung palitan ng wands. Later. Yeah. Oh, careful! Say hi to them. Say hi, everybody. Say hi, everybody. Come on, say hi, everybody. Hi, everybody. Yeah. So, okay, then let's comb your hair. Say hi, everybody. Okay. Stand up na. O, babay ka na sa kanila. Hamon. Guys, this is our morning routine. Bye, everybody. See Bye, you everyone. Next time. Please don't forget to like and subscribe. Bye. Come on. Talagang busy siya dito. I'll never